Bugat ba? Bigat. Mabigat. Kings Vita Plus Animal Feed Supplement. Okay? Sandali lang, excuse mo na. Pakibuhatin mo muna kaya naipit yung yilong horse. Hey guys, magandang araw po sa inyong lahat guys. Ito na po, dumating na po ang aking order po sa Lazada. Yung panibagong pressure washer po guys ni Dodong para po sa mga baboy ko po ano. Pila sir? 1,805. So, 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 55. Pamirinda na sir. Bigyan natin. Thank you. Sige sir, salamat din sir ha. Ingat ka pa, ingat ka. Okay, so ngayon guys, bubuksan na po natin itong ating na-order na sprayer, bagong sprayer po. May manual naman to eh. Sige. Continue natin ang pagbukas. Yan, pag ganyan yan. Patayo. Eto na guys. Oh, parang maganda yung hose niya. Parang, ano siya, parang may kasamang, ano kayo tawag dyan? Yung sa gulong, yung ply? Ano dyan? Flexible hose. Flexible hose. Mahaba to guys, no? Haba to. Meron pang lagayan ng tubig nyo. Pwede mong lagyan ng sabon, no? Yan. Ito naman may hose pa isa. Ano yan? Ito yung mga ano niya, kasama niya. So, meron siyang filter. Ito guys, filter. Oh. Eh, tignan natin. Ito ang gun. Ano bang tawag dito? Nasa manual to nakalagay eh. So, ito guys ay maiksi lang to. Pero, parang meron kasama to sa ano eh. Yung mahaba. Dito ba daw? Extension. Ayan. Ikaw na lang mag ano, mag-assemble ha. Si Mrs. na lang guys ang aking pa-assemblein. Mahikisuyo na lang ako sa kanya. So meron tayong ano guys, meron tayong manual guide, no? So mamaya-maya guys, i-try natin 'to. Next. Ito na guys, bugat ba? Bigat. Mabigat. Ang nakalagay kasi dito guys sa ano, I mean yung description, isa po or kasama sa mga specs nito. Ang kilo nito is 8 kilos, mahigit no? 8.65 kilograms yun. Mabigat guys oh. Mas mabigat ito guys sa unang sprayer na akin pong nabili. No? Honestly po, pwede pa naman yun sana ipa-repair yung tagas na sinasabi ko. Kaso nga lang, medyo matagal na po ang ano siguro nun, proseso. Kaya bago na lang ang binili ko. Okay, so tignan natin. Okay, so meron siyang saksakan. Dito naka-connect. Ito yung wire niya. O, ikaw na lang mag-assemble, pakisuyo. Ito yung ano niya guys, oh. Power button. On and off. Okay. Sige. Ikaw na bahala, ha. Mag-assemble. Mahaba ito, eh, no? Sakto lang guys, kasi mahaba din yung ano ko. So, malayuan yung distance sa aking babuyan, kaya tama lang na ganito ang in-order ko. Sa guide tayo magtingin, sa guide. So unahin yung ano, yung gun. So yung gun, i-connect ang hose, flexible hose. Ayan. Hindi na ba kailangan ng ano to? Hindi ng Teflon tape? Hindi na, hindi no? Na. May ano siya, stopper. Okay, may stopper. Dapat may extra to para pag nag-loss, may pamalit. Extra stopper? Yung tawag yan, gasket. Ang iba kasi may extra, no? Sige. Nabibili naman yan eh. Check mo dyan. Sa manual tayo mag-ano ha, mag-base. So, from hose, from gun, connection sa hose dito. Yung filter, dito banda i-connect yata sa kabila. Okay na. Nakabit na yung hose at ang gun. So, pwede siyang lagyan guys ng
Ito yung mahaba, guys. Pero sa video kasi nakita ko parang... Ito na, pwede na. Pwede na rin ganito eh. Pwede na. Yan. So, paano ikutin? Ah, dito. Okay. Ito na so, ito lang, ikot, para ikutin siya. Ito ang iniikot. Pag iniikot ito, nag-adjust po dito. Kita mo yan, guys, yung ano, yung dalawang metal. Ito, guys, oh. Pag iniikot mo to, nag-adjust, nag-iiba siya. Yan. So, speaking of nag-iiba, sa pag-ikot natin, or every time na ikotin natin to, mag-iiba yung metal. Mag-iiba din po ang lipad ng tubig. Mamaya po, makikita po natin yan. Next. Ano itong mga to? Yan yung filter. Filter. Sa tubig, ito sa loob filter yan. Tapos, ito. Ito sa mga connection ito mamaya. Ito okay. Yan sa filter mamaya. Uh-huh. Sige. Basta sa guide tayo mag-base. Ano sunod? Saka mo siya i-connect sa pinagka-connection niya. Diyan. Ingat lang kasi baka mag-crack yung plastic. Ito kasi guys yung kulay puti, plastic lang po yan eh. Kaya hindi po siya pwedeng sobrahan po sa pag-ikot kasi pag nasobrahan yan sa ikot, maglitik yan guys. Kung sa sibuhano pa guys, magliki, no? Magbibiak ba? So itong yellow, ang yellow na hose guys ay lalagyan din po natin ng kwan. Ito. Tama ba ako? Ito guys oh. Okay, pasensya na. Hindi ko pa nabasa ang manual eh, kasi nag-diary kami ngayon assemble pagdating kanina. So pag na-fix yan dyan, ito po, ang part na to, ilalagay sa baldi na may tubig. So ito yung nakalagay sa tubig. Tapos, isaksak natin ito mamaya sa plug. Pag saksak, i-on natin, malalaman po mamaya. Okay na? Mabilis lang i-assemble. Tapos atin pong hihilain guys kay medyo malayo ang saksakan. Okay? Sandali lang. Excuse mo na. Pakibuhatin mo muna kaya naipit yung yilong hose. So atin pong ilagay. Pagkatapos ayan na. Nasaksak na ba? Dito. Masdan mo kung anong andar ha. Tara natin. Sige, ano. Natin guys ha. Ayan. Yan po ang kanyang andar guys. So, swabe no. Sabog. Oh, nabasa ako. Sandali. Dadaan ako. Automatic yun. Automatic. Ayan guys. Ito mag-testing. Okay. O, pag hawakan mo yung camera. Pag mag-tulo ang hose yung automatic, patay. Okay. Automatic siya na on-off. Dito. So, late na po namin nakita na meron pong biak, no? Ito guys, so malaki yung biak nga eh. Ayan po. Mula dito hanggang dito po sa ilalim. No? Ito pa guys, oh. Ayan, dito po biak oh. Kasi guys, itong styro ay basag-basag na po, no, pagdating dito. Okay? So sa palagay ko sa cargo, ito lang guys, so malaki ang butas eh, oh. I mean yung biak pala. Itong part na to guys, itong nabiak ay ang area or ang lugar na kung saan dito po tinatali ang wire. Itong wire na to. Yung pangsaksak mismo sa kuryente. No? So ngayon guys, kahit na nagkaroon po ng biak po ang item, pero guys, okay lang sa akin kasi po, good naman ang function sa motor. So ngayon guys, mag-ready ako ng dalawang baldi na tubig para masubukan po natin guys, no?
Yung ano kasi guys, yung akin pong tanki guys, kagaso, hindi pa ako nalagyan, kaya kailangan natin subukan ngayon. Ito guys. Okay, ito pong sasakan. Susubukan natin guys. Ayan, pag power po, wala siyang tunog na andar. Pero pag on dito, mag-andar siya. Ito po. So yun guys, no, kahit na merong ano guys, merong biak po ang in-order nating item, pero okay na po ako guys kasi good condition naman po ang function sa makina. Then ang lipad ng tubig tsaka yung pressure okay naman po. Ang naisip ko rin guys ay tipid sa oras pagdating po sa paglilinis po, no, hindi masyado matagal. Unlike po sa manumano na akin pong naranasan is masyado pong matagal sa oras kasi manumano nga po tayo, no? Pero dito guys, kahit ito lang guys, simple lang ito, pero okay na sa akin to, tipid sa oras sa paglilinis. So guys, maraming salamat po for watching this video.